Di na niya. Napahagulgul si Jeneline Relano nang makita ang sunog na bangkay ng kanyang 9 taong gulang na anak na si Ana. Sinisisi ni Jeneline ang sarili matapos iwan ang natutulog na anak para mamili ng panghanda sa karawan ng bata. Ana, wala mahala ni Mama. Sorry, hindi kita nasama, Ana. Kasama ang tahanan ni Jeneline sa 30 bahay na tinupo ng apoy sa barangay Tagumpay sa Cubao, Quezon City kaninang madaling araw. Hindi kaagad na upula ang sunog dahil sa sikit ng daan. Kinailangan pa ng mga bumbero na umakyat sa bubong ng kalapit na gusali para maapula ang apoy. Nagtulong-tulong kanina, talagang gumagawa ng paraan para maapula yung apoy kasi nga walang tubig yung bumbero. Isinugod naman sa ospital ang isang fire volunteer na nahurog mula sa bubong at ang isang matandang nahihirapang huminga dahil sa kapal ng usok. Tumagal ng higit isang oras bago tuluyang napatay ang sunog. May naiwan lang daw na mga gamit. Siguro hindi pa natin malaman kung anong gamit yon na nakasalang. Sa ngayon, tiis-tiis muna sa covered court ng Kalantiao Elementary School ang 60 pamilyang nasunugan. Ngayon ang unang araw ng Fire Prevention Month ngayong taon. Araw na tila hindi na malilimutan ng mga batang estudyante ng Kalantiao Elementary School matapos mawalan ng kaklase dahil sa sunog. Sa pumunting sulat na ito na inilagay sa bakanting upuan ni Ana, ipinakita ng kanyang mga kaklase ang pag-alaala sa kanya. Nanghihinayang din si Teacher Ami sa pagkawala ng kanyang estudyante. Hindi kompleto ang araw ng klase namin kapag walang may mangungulit kay Ana o kaya naman si Ana yung mangungulit sa kanila. Dean DeFlora, News 5.